Hey, good morning everyone. Welcome to Noopy Rides. So on the way tayo sa Kawasaki plant ngayon, magpapa PMS tayo. Kaka first year lang kasi ni Z9. So Z9, happy birthday. Tagal natin hindi nakapag-ride kasi the past few days talagang panay ulan eh. Tapos umaga pa umuulan ha, eh yun usually yung time na nakakalabas ako after work. Kung gusto nyo pala malaman kung magkano ang gagastusin natin sa first year PMS, stay tuned, abangan nyo mamaya, share ko yung breakdown. Ang gagamitin din pala nating oil is AMSOIL. The last time, yung 6 months, nag-ano tayo, Motul 7100. Eh sabi ko nga diba, sa motorcycle journey natin, gusto ko ano, matry lahat, iba't ibang brands. So this time, AMSOIL naman tayo. I've heard a lot of great reviews din sa oil na to. Sa mga nagtatanong pala doon sa ano, about sa road 6 natin, parang may ano eh, nag-improve, pero may konting vibration pa rin at some RPM. Pero very tolerable naman, mahina lang. Siguro nauusi lang ako kasi dun sa stock tires, talagang ano, wala kang mararamdaman sa tangke. Pero ang maganda naman dito, nagbigay tayo ng feedback kay Michelin. And may nag-reach out naman sa atin na representative nila. So sabi nga, observe ko muna. Kasi since ikabit, hindi ko pa naman talaga na-ride ng matindi. So yeah, yun yung gagawin natin. Oh by the way, kamusta pala kayong lahat? Sana naman safe kayong lahat ha. Medyo sulod-sulod yung ulan, yung bagyo. Pero sana lahat kayo dry, lahat kayo safe. Sana naman wala masyadong binaha. Alright, so we are here. Ito yung Kawasaki plant. Ito yung PMS area. Alright, so tapos na tayo. So kung magpapa PMS kayo, I suggest dito na kayo sa Kawasaki plant sa Alabang. Ikot lang din siguro tayong Alabang ngayon para matesting natin tong bago nating oil. Tinanong ko rin pala kanina sa mechanic yung sa vibration. Sabi ko nga nung nagpalit ako ng gulong, parang may nanotice ako sa tanke tsaka sa handlebar. Although tolerable naman, pero wala kasi talaga nung stock. So sabi naman, posible na kasi yung grooves nung ano, yung road 6, diba, medyo mas malalaki, mas malalalim. Kaya nga maganda yung performance sa wet or sa rain. So posible yun daw yung nagkakos nun. So baka sa design talaga ng gulong, no. Pero observe pa rin natin. Thank you, sir. Shout out sa'yo, sir. Nakakatuwa talaga pag merong ano, pag merong naka-appreciate sa'yo sa kalsada. Salamat sir, salamat. Nakakatuwa naman si sir. Sabi niya ano, sarap daw pakinggan sa tenga. Tara, daan lang tayo sa ano, ikot lang tayo sa Alabang para matesting natin tong AMSOIL. Although sa tingin ko siguro minimal difference lang naman. Kasi nga hindi masyado nagagamit si Z9. Like for example, itong PMS na to, yung first year, it's either first year or 12,000 kilometers. Pero wala pa akong 4,000 kilometers ngayon. Ayun, no, meron pa rin talagang konting vibration sa tanke. Hindi
naman malakas, pero nakakiliti pa rin eh. Ayun, kaya sa ganitong speed. Nasa 4 to 5,000 RPM. And again, tolerable naman. So, kung yun naman yung kapalit ng ano, mas safe ka talaga sa kalsada. Kasi again, sobrang confident ako sa Road 6 eh. Kahit anong review ang tingnan nyo sa internet ngayon, talagang best road tire to sa ngayon. Wet and dry condition. May mga gulong kasi na talagang siguro magaling sa dry, di ba? Pero may mga gulong naman na siguro ang forte sa wet. Pero ito, wet and dry, talagang ano, number one. So again, kung ang kapalit nun is may konting vibration, okay na rin siguro. Hindi naman laging meron din. Ngayon ko lang din pala ulit nagamit itong HJC helmet natin. Since nagkaroon tayo nung ano, nung Showy. So observation ko dun talaga, parang doon sa Showy mas tahimik talaga. Dito mas nabibingin na naman ako sa exhaust eh. Yeah, so far so good ah. I'm not sure kung sa oil yun, pero smooth ng takbo. Even yung shifting, although ganoon na rin naman talaga. Siguro iba lang talaga pag bagong PMS ka, kasi talagang nililinis lahat yung brakes, change oil, tapos hinihigpitan lahat ng mga screw. So talagang ano, tip top condition ng motor mo. Dagdag lang tayo ng milyahe. Baba, you know, 1 year na si Z9, wala pang 4,000 kilometers. Nung huling daan natin dito, hindi tayo ng Bulahaw eh. So siguro ngayon naman pwede. Mas masakit sa tenga pag naka HJC pala. Pag doon sa isang helmet, ano eh, mas na ma-muffle niya yung sound. Itong HJC ko kasi, ano to eh, size large. Doon sa Showy, nag-medium ako doon. Kaya medyo mas snug talaga yon. Kasi ang helmet naman talaga ganun, dapat snug talaga eh. So Z9, happy first birthday ulit. Ay nako, sobrang saya ko ngayon. Sobrang mahal na mahal ko itong si Z9, kasi syempre first big bike natin to. At lagi rin niya tayong iniingatan. So of course dapat ingatan din natin siya, inalagaan. Merong humps dito eh. Ayun o, tatalbog ka. Ayun. Pag mga ganun takbuhan, talagang mararamdaman mo yung mahinang vibration sa tanke. Pero syempre, nakakiliti, makikiliti ka eh. Eh imagine before, di ba, nag long ride na ako dito, Subic, Laguna Loop. So kahit medyo mahaba ang bakbakan, wala kang mararamdaman ano talaga eh, any vibration. Siguro pet peeve ko lang yung vibration talaga. Kasi nung, di ba, nag-review rin ako ng mga ano, iba't ibang bike, pag nakakaramdam mo ng vibration, medyo na na-turn off kagad ako din eh. Parang for me, deal breaker yun. Naalala ko yun, no? Yung BMW F900R. Talagang dream bike ko dati yun. Wala pa akong big bike. Nung na-test ride ko, sobrang solid. Sobrang sarap dalhin. Problema nga lang, napansin ko nga may vibration talaga, lalo na sa handlebar. Ramdam mo talaga. Mas malakas pa sa vibration dito ngayon ha. Ito kasi sa handlebar, mahinang mahina lang. Mas nararamdaman ko sa tanke. Pero pag mga ganitong takbuhan, wala, walang wala naman. So pag nakagalit lang yung RPM, doon lang medyo lumalabas. Kaya sign siguro yun, mag chill ride na lang daw, no? Alright, so kung umabot kayo sa part na to, maraming salamat for watching the video, for supporting the channel. And kung di ka pa subscribe, please click the subscribe button below. Like and share the video na rin. So sa mga nanonood itong video na to, favor na rin. Pabati naman si Zine ng happy first birthday sa comment section. Maraming salamat.
So dito ko na muna patuloy yung video. So maraming maraming salamat again sa panonood. Ingat kayo lahat palagi. Kita kita tayo sa next one. Always ride safe. Peace out.